Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, makaawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon, binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid,
ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liba na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa'king matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumaim niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula sa ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala?
Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipapakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ginugunita po natin ang kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Minsan, may isang bulag na babae na nasusuklam sa kaniyang sarili dahil sa kaniyang kapansanang pagiging bulag. Kinasusuklaman niya ang lahat maliban sa kaniyang mapagmahal na nobyo. Lagi siyang nandiyan para sa kaniya. Kung makakakita lamang daw siya at makikita niya ang mundo, ay pakakasalan niya ang kaniyang kasintahang nobyo. Isang araw, may nagbahagi at nagbigay ng isang pares na makata upang makita ng bulag na babae ang pinakamamahal niya sa buhay. Tinanong siya ng kaniyang kasintahan, "Ngayong nakikita mo na ang mundo, pakakasalan mo na ba ako?" Laking gulat ng dalaga nang makitang bulag din ang kaniyang nobyo at tumanggi ito na pakasalan siya. Pagkatapos ng ilang araw ay sumulat ng isang liham sa kaniya ang kaniyang nobyo at nagsasabi, "Pinakamamahal ko, ingatan mong husto ang aking mga mata na buong puso kong ipinagkakaloob sa iyo. Okay lang na hindi ako makakita dahil mahal kita. Ang nais ko, makita mo rin ang kagandahan ng mundo." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marami sa atin ang nakakakita ngunit nagbubulag-bulagan sa tunay na daan at katotohanan. Marami ang nakakakita ngunit hindi gumagamit ng tamang pagtingin at pananaw. Kaya naman, pinapaalalahanan tayong muli ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, sa ating Ebanghelyo.
winika niya, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay." Si Jesus ang daan. Siya mismo ang nagsabi nito. Nangangahulugan na hindi siya isa sa maraming daan. Siya lamang ang nag-iisang daan patungo sa Ama. Sinabi pa niya na hindi tayo makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Maliligaw ang naglalakbay sa ibang daan at maaaring mapahamak. Anumang pilit nating lumihis, babalik at babalik tayo sa nag-iisa at tamang daan. At yan ay ang landas ng Panginoon. Dahil ang ibang daan, nakakasiguro tayong ililigaw tayo nito at dadalhin tayo sa matinding pagdurusa. Subalit ang daan ng Panginoon, aakayin tayo patungo sa kaginhawahan, patungo sa kaligtasan, at patungo sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang katotohanan. Hindi siya katahang isip. Hindi siya isang teorya. Hindi siya isang pansariling paniniwala. Buhay na katotohanan ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Sa kaniya natin nakikita kung ano at sino ang Diyos Ama. Siya ang katotohanang magpapalaya sa atin. Marami sa atin sa panahon ngayon ang alipin. Alipin sa makamundong bagay. Alipin ng laman. Alipin ng sugal. Alipin ng kasalanan. Alipin ng karangyaan. Alipin ng karangalan. Alipin ng katanyagan. At alipin ng mga masamang pagnanasa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, papalayain po tayo ng ating Panginoon. Subalit nararapat, piliin natin siya bilang ating katotohanan upang magkaroon ng kalayaan at katuturan ang ating buhay. Si Jesus ang buhay. Kaya tayo may buhay at umiiral ay dahil kay Jesus at dahil din sa Kanya. Kaya tayo ay magkakaroon ng tahanan sa langit. Sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo muli ng pag-asang makarating sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos Ama. Ito ang dahilan ng kaniyang pagparito sa lupa upang sa kabila ng ating kamatayan sa lupa, tayo ay nakatakdang mabuhay kagaya niya na mag-uli upang magtamasa ng isang buhay na kailanman ay hindi na mamamatay o mawawala pa. Kung hindi, ito ay pangmagpakailanman. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, tayo ay binigyan ng Panginoon ng ating Panginoon upang makilala natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang tunay at nag-iisang daan, katotohanan, at buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo, kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tid alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Ay ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magbawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig
ay katibayan ng pamumuhay sa langit, kaming naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang tunay at nag-iisang daan, katotohanan at buhay. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kaniya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isumo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Simang sa kakimananahan, mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa kamay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinangusa, dilim at kababaan, ang kaibigay nag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Paanong mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. Piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinangusa, dilim at kababaan. Kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang ihigit sa yaring pag-aalay. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pagkikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao, kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago. Kami naway marapatin mong
makakita sa iyo, sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin nina San Felipe at Santiago ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kaniya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.